guys, good evening! Happy Saturday! It's already 8 PM. Anak ko lang mag-isa, kaya nag-work si hubby. 4 PM siya nag-start. Uuwi yun, mga 10 PM. So while nag-antay ako kay hubby, mag-chika-chika lang muna ako sa inyo. Kung friend tayo or nag-follow kayo sa aking Instagram, nakikita nyo na yung mga kunting changes sa aming bedroom. If lagi kayong nag-watch sa aking vlogs, yung bedroom talaga namin kay white, yung mga gamit. And ngayon, chine-change ko siya ng konti. Nag-order ako sa H&M nito. Ito yung kulay ni hubby. Mahilig si hubby sa gray. Mili din ako ng pillow kisses para may kulay ng konti. I-open ko lang yung aming curtain. Ito yung mga plants ko doon sa kitchen. And then, bumili din ako ng lagayan na white para mag-iba yung kulay kay rattan kasi yung ating basket. And gusto ko na white siya dito. And then, yung ito ba kay palaki siya yung maliit tapos palaki yung lagayan. Mas okay siya kay para hindi bitaw masubra ka. Bulky yung tingnan ba? Ayaw ko ng bulky tingnan kaya ito yung gusto ko na lagayan ng aking plants para maiba. Close na natin to kay hindi ako makatulog talaga na open siya. And then hindi din ako makatulog kapag open yung aming door. Hindi ko talaga feel. Hindi ako komportable na may something na open sa aming bedroom. I-close na natin to kay para hindi na si hubby mag-close mamaya. Pinakita ko lang sa inyo kay yun yung ating mga kunting update sa ating bedroom. Naiwan ko pala yung matcha latte ko. Dito tayo sa bedroom namin. Kunti lang talaga yung changes talaga sa aming bedroom. Kahit paman ba na next month nula kita yung lalabas. Kaya ang daming activities for spring na season. Gusto ko pa rin na yung aming bahay kay maganda tingnan sa aking mga mata. Sobrang bilis ng month na to. Nung January kasi kay grabe ka slow. Tapos February mabilis. Tapos ngayon din naman. Kapag holiday siguro no. Kay grabe ka slow. Yung feeling. Feeling ko lang naman talaga. Grabe ka mabilis talaga ngayong month na to. So imagine, di ba nag-share ako sa inyo na first week ko nag-training na ako sa trabaho. Tapos ngayon kay third week na and then next week ay pang last ko na lang na week sa training and then babalik na tayo sa school. Happy din ako na next month din kay mag-iba na yung weather, mas maging happy na tayo, mas maging active na tayo. Nakaka-happy na talaga kapag mag-spring kasi hindi na masyadong malamig. Nakaka-excited talaga next month kay colorful na, tapos mas maganda na yung weather, and then yung mood ng mga tao kay maging masaya, kay nakapag-change talaga ng mood yung season, and then yung weather. And mga outside na ng mga restaurant, maglagay na sila ng mga upuan, maglagay na sila ng tent sa labas, hindi lang talaga na sa loob lang lagi kakain. Mas happy na talaga ang tao. Nakaka-excited talaga. Kaya syempre, di ba, kapag makamit tayo ng tao, mga strangers, yung mukha na ba, kay masaya na. Kaya syempre, pag winter, ganitong mukha. Ako din, pag nasa sa bus din, ganyan na din ang yung mukha ko. Or lalabas ako, yung mukha ko din, naging parang Swedish na din. Kaya syempre, nakaapekto talaga yung either. Alam nyo ba na mas naging mature na talaga ako? Kay di ba before may old channel mga ako na name Joy Gordon pa rin, dinedelete ko. Ang dami ko din mga videos, tapos iba din yung mga dawi ako mag-talk, yung mindset ko. Basta iba talaga siya nung pag-start talaga. Hindi talaga na same sa ngayon bitaw na medyo organized na siya. Before kasi parang yung vibe ba, minsan hindi mo maintindihan. And then until na may na-learn ako ng konti, paunti-unti, medyo same-same nito yung vlog ko before yung may mga knowledge na din ako, paano i-edit, paano yung flow ng aking vlog. 1,500 plus yung aking subscribers.
Sinidelete ko siya kay ang dami kong rason. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko, ano yung niche ko, yung ano ba talaga yung gusto ko na iparating sa aking mga viewers, yung wala akong goal. Hindi siya same sa ngayon ba na ito talaga yung gusto ko. 1 subscriber till 1,000 subscribers talaga. Nakipag-sub-to-sub ako. Paraffle ako kapag may occasions like birthday ko. Grabe, ang daming comments nung time na yun sa aking channel. Kay syempre, diba, nagpa-raffle ako. Kailangan talaga ng pro-viva. Kaya kailangan nilang gawin. Na-realize ko din ba na halos na makaawa talaga ako para i-watch lang yung aking mga vlogs talaga. Hindi talaga siya good, kaya stressful talaga siya. Kaya gusto ko kasi nung time na yun, isa sa mga rason talaga kay tataas yung views sa aking mga video, sa aking mga vlogs. Ino-push ko talaga ba na push? Kaya para talaga tataas yung view. Tapos talaga kay mag-message ako minsan sa mga kaibigan ko na i-watch nyo naman yung vlogs ko, maawa naman kayo. Kaya wala akong views. Then walang nangyari pa rin. And then stressful, especially kapag sub to sub ka talaga. My God, sobrang stressful, especially diba pag may mag-live, kailangan mong pumunta doon. Yung utak ko talaga nung time na yun, nakatutok talaga kapag may mag-vlog para makipag-sub-to-sub ka. Kailangan ka din makipag-support-to-support kay para may views ka. Ganun yung ginagawa ko before, no? Tapos nakipag-rapple-rapple pa ako. Grabe siya ka-stressful sa yun na paraan. Ngayon, naka-learn ako, ayaw ko ng ganun. Kay syempre, parang sapilitan yun yung way ko before and di ko pa gaano din kakilala, gaano talaga yung sarili ko, ano yung mga gusto ko ba. San kasi no, na tayo talaga mismo din kay kung di natin kilala yung sarili natin, yung wala tayong alam sa gusto natin sa buhay, or kahit naman ano yung gagawin natin, kahit ano na lang yung tahaki natin ba. Same din sa akin sa ginagawa ko sa YouTube ba. Basta na lang, gusto ko talaga na maging high yung views ko, magsasub sa akin. Gagawin ko talaga lahat para tataas yung views ko and then sa subscribers ko. Tapos wala akong pakialam kung yung time na yun kay hindi ko talaga tititink yung ano yung goal ko, ano yung niche ko, ano yung iparating ko. Wala siyang ganun-ganun before. Siyempre din, hindi din ako same na mindset sa ngayon. Ang dami talagang rason kung bakit ko talaga dinidelete yung aking old na channel and then na-toxic na din ako. Yung natira na lang talaga na nag-subscribe talaga sa akin, laging nag-support, pinaka number one talaga yung Ate Rina ko talaga. And then may nakakilala ko din na lagi silang nag-watch kahit pa man hindi sila nag-comment. Na-appreciate ko din kayo. And yung mga subscribers ko din before talaga, thank you talaga sa inyo guys na bumalik pa rin kayo. Nag-support pa rin kayo sa akin. Thank you talaga kay naniwala pa rin kayo sa akin. Sa ngayon talaga, nag-iba na talaga din yung mindset ko. Minsan talaga wala tayong views. And hindi ko naman yung goal. Ang gusto ko lang naman na ma-relax kayo, ma-okay yung pakiramdam nyo kapag nag-watch kayo. Ayoko na ma-insecure kayo sa pagwa-watch sa aking channel or sa aking mga vlogs ba. Gusto ko na ma-feel good kayo. Hindi ko talaga goal talaga na mapasama yung pakiramdam nyo. Isipin nyo na ate nyo ako or best friend nyo ako. Like, nandito ako para mag-help sa inyo pang self-care, pang self-love, yung mga journey na mga ganun. Lahat-lahat talaga ng bagay no na sinishare ko na sa utak ko talaga, na sa puso ko. Hindi kasi ako mapa as if talaga na tao. Kung nagawa ko man yan before, sasabihin ko nagawa, and then ikwento ko sa inyo yung mga bad things din na ginagawa ko before, mas okay na yung mag-share ako sa inyo ng nakaranas din ako ng ganito before. Na-feel ko din yan, pero ngayon nag-change ako ng ganito, naging mature na din ako. Hindi naman ako perfecto, ang dami kong ginagawang masama. Nakit din ako ng pagsalita before. Ang dami kong mga experience. Naging kalma na ako kasi ito talaga ang pinapangarap ko before, na ang hirap na abutin na maging kalma na babae, asawa, sister, anak. Ang hirap. Kaya syempre naman, ako talaga na tao kay mabunganga talaga ako. At grabe yung bibig ko talaga before.
Di talaga pwede na hindi ako magsagot-sagot. Pero ngayon talaga, ang dami na talagang nagbag. Hindi naman tayo lang perfect. Minsan talaga, kailangan natin na ranasan natin yan para matuto tayo, di ba? Iba talaga kasi yung effect kapag maranasan natin yung bagay na masaktan tayo. Din gusto din natin na magbago tayo sa sarili natin. Yung ikaw mismo, napagod ka na sa sarili mo. Ako, hindi man ako talaga makalma na tao, sa totoo lang. Ngayon lang talaga na may asawa na ako, and then tumanda na ako, yung pa-30 na ako. Gusto ko na lang talagang magbago yung mindset ko. Ayaw ko na yung same na mindset before, na sobra talaga akong immature. Kung ano talaga yung gusto nyong i-change, i-try nyong i-change. Mahirap siya sa umpisa, actually. Kasi yung change ka, hindi talaga siya comfortable. Kasi syempre, di ba, pag new routine, new lahat, kaya hindi talaga siya comfortable. Pero matutunan mo din yung mga uncomfortable things, maging comfortable na din siya kapag nasanay ka na. Pero ang ganda lang, makuha mo yung goal mo ba, manifestation na gusto mong maging ganito. Kaya before talaga manifestation lang ako na ganito yung vibe ko. Hindi ako mag-think dapat hindi ako masyadong sensitive, madrama na tao. Kaya syempre before no, grabe ako kadramatic na tao. Yung pag-iisip ko iba. Grabe kaniga, dawi ako makipagtuk sa sarili ko. Din yung bibig ko talaga, hindi talaga maganda magsalita before. Yung mga words talagang ginagamit ko, hindi maganda. Ang dami talagang na-change siya sa akin. Ngayon, okay na ako. Yung mga sinishare ko sa inyo kay okay na ako na-share. Dawi ako mag-think. Kahit pa man sa ngayon no, na hindi ako mag-vlog, dawi ako mag-think. Hindi na talaga negative. Minsan talaga, may mga bagay talaga na hindi may iwasan kaya may stress man tayo, no? Pero, ay, bahala na si Batman. Ganun na talaga. Minsan talaga, ay, matawa na lang talaga ako sa aking mga stress. Minsan. Kaya hindi man may iwasan, tao lang din tayo. Hindi naman ibig sabihin na ganito na yung lifestyle na sinusunod ko. Hindi pa rin, hindi ako may stress pa rin ako. Pero alam ko na na-handle. Hindi talaga lagi tayo na happy-happy lang everyday. May mga bagay talaga na kahit pa man ba na stress ka, matry mo talaga na bababa yung stress. And hindi ka mangdamay. Ako sa ngayon talaga, hindi talaga ako mangdamay. Kapag may stress ako, ako lang talaga mag-isa, itatry ko, i-handle yung sarili ko. Tinatry ko talaga na hindi ko masigawan si hubby, and tinatry ko na i-down yung stress kay ayaw ko na sasabog ako tapos yung around sa akin like si hubby talaga masigawan ko, and then hindi ko sinasadya, ayaw kong ganun. Kaya talaga, hindi talaga ako mangdamay na stress ako, sungit-sungitan ko si hubby or kinukontrol ko talaga yung sarili ko. Kay syempre naman no, stress ako sa ibang bagay tapos wala naman silang kinalaman sa stress ko, and then idadamay ko sila. Hindi naman yun maganda. Kapag makasabi akong masama sa ate ko, for example lang, kay Ate Rina, kay Mama, or yung sa mga kapatid ko, makasabi ako ng masama dahil stress ako, wala naman silang kinalaman, di ba? Tapos pag okay na ako sa stress, tapos nabitiwan ko yung mga bad things, masaktan din sila. Imbis na okay ka na sa stress mo sila, nasasaktan niya. Yung tao kasi, kay each one of us sa atin, di ba, kay kung nasabihan kita ng masama, hindi same sa'yo. For example, sa akin, madali lang akong ma-okay. Kapag masabihan ako ng something, hindi ko gaano tiniting sa ngayon. Kapag ikaw magsabi sa ibang tao, di mo alam kung kailan yan mag-heal, kailan yun mag-stay yung pain niya kasi masama yung sinasabi mo. Di natin alam. Kaya mas okay na sa akin na kapag stress ako, hindi na talaga mangdamay. Kaya para hindi mag-add yung stress pa ba, makapagbigay pa ako ng trauma, di ba? Kaya yung words talaga, kaya grabe talaga yan ka-powerful. Kung especially pag gamitin mo yan sa negative yung mga words mo, hindi talaga maganda. Sinishare ko lang to sa inyo guys, hindi ako perfecto, pero yun yung mga natutunan ko. Kaya syempre, naka-experience din ako, naging masama din ako magsalita before nung immature pa ako. And ngayon, sinishare ko lang sa inyo na hindi talaga siya maganda. Kasi syempre, ang dami ko rin nasaktan. And then dahil hindi din maganda yung bibig ko before, nasaktan din ako.
Kay syempre, yung ibang tao din, 'di ba? Kay syempre kung ikaw ganyan yung bibig mo, yun din ma-accept mo. Kung sa ngayon na positive na yung mindset ko din, hindi na negative yung lagi kong ma-accept or tinitink sa mga sinasabi mo. May mga tao man na magsabi ng bad thing sa akin pero na-block na siya dahil yung mindset ko kadalasan kay positive na siya. Tapos hindi ko na siya gaano iniisip yung mga taong mga niga. Kaya syempre, naka-block naman siya sa utak ko kay nag-focus na siya ba, magnet-magnet ng positive. Pero meron pa rin nagsasabi ng mga negative. Kaso lang hindi ko nilagay sa utak. Kaya ayaw ko na matulog ako ng hindi okay. Nang dahil lang sa ibang tao, hindi man natin yan sila makontrol. Iba sila mag-isip. Okay lang yan kay sila man yan nag-isip, hindi man ikaw. Then yung makontrol mo, yung dawi ka mag-think. I hope sa mga na-share ko may natutunan tayo. Thank you talaga all the time. Kay nandyan kayo, lagi makikinig sa akin, lagi kayo nag-watch sa aking mga ginagawa. Hindi talaga kayo napagod sa kapag-support sa akin. I love you so much. Bye-bye.